kompleto na natin yung ating transmission ngayon, mga katropa. Ito nga pala, nagpalit nga pala ako ng lead frame niya. Dati pa, mga katropa, before pa na buksan tong ano na to. So, nagpalit ako ng lead frame. Ngayon, i-re-reprogram pa natin to, mga katropa. Pagka na pandar na natin, kailangan i-reprogram, mga katropa. So, ayan, welcome back to my YouTube channel, mga katropa. Ngayon, isi-show ko naman sa inyo kung paano tayo magre-reprogram ng lead frame, mga katropa, sa automatic transmission ng BT50, mga katropa. Yung in-overhaul natin, nagpalit tayo ng lead frame, so kailangan natin i-reprogram, mga katropa. So, ngayon, i-reprogram natin para mag-match yung ECU, TCM, tsaka yung lead frame. So, bagong lahat, maraming maraming salamat sa mga subscriber, YouTuber, viewers ng ating channel, mga katropa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video, mga katropa. Baka makatulong sa inyo yung mga ginagawa kong content, mga katropa. So, umpisahan na natin! So, ayan, mga katropa, start tayo ng new session. All others, check natin. So, gamit tayo ng IDS, mga katropa, sa ating pagre-reprogram ng lead frame. So, BT50 2.2 automatic transmission. So, yan, medyo matagal lang. Ano, mga katropa, yan, BT50 tayo. So, dito tayo sa tools, so programming module, yan, tignan natin dito sa reprogram TCM, check natin, tignan natin kung anong lalabas. So wait lang. So meron naman siyang forward tsaka reverse. So wala daw dito tayo sa programmable installation TCM. Tingnan natin ulit. Turn off daw. Ayan. Okay. Confirm. Switch on natin. Check natin. This is the latest level available according to the check. 2 will only require configuration. Attempting to download. Turn off. Check natin. Download. Yan. Nagda-download siya, mga katropa. So, ayan, gano'n tayo, nag-module reprogramming tayo. So, kasi nagpalit tayo ng lead frame, mga katropa. So, kailangan talaga, kung hindi, wala tayong ship sa ibang ano. Hindi siya nakakonect sa TCM. Yan. Hindi pa siya nakakonect yung lead frames dahil kasi bago siya. So, siyempre, papakilala natin siya sa TCM, mga katropa. So, sana maging okay yung in-overhaul natin, mga katropa, para hindi na tayo mahirapan mag-troubleshoot kung ano pa yung problema, mga katropa. Kasi sa lahat ng mahirap, yung pagkatapos natin ginawa ay magkakaroon ng problema, mga katropa. So yun yung mabigat pag nag-overhaul ng automatic transmission. So minsan-minsan naman natsatsambahan natin, minsan naman may pagkakataon na nagkakaroon ng konting problema. So ayan, malapit na, mga katropa.
So konti na lang, ayan. So yun, check na natin. Switch on natin. Check uli natin. Hintayin natin nag progress. Operation in progress. So hintayin natin mga tropa. Yan. So pag magpo-program naman mga katropa, susunod lang tayo sa sinasabi ng ating computer. So sa programming talaga mas ano yung IDS mga katropa. Pagdating sa mga programming ng mga Mazda, yun talagang original na ano niya, module BCM2. Yan. Yung ibang ano hindi natin alam, kung hindi ko lang alam kung pupwede bang mag-program. So yung mga high-tech na siguro na ano pwede mag-program. Yung mamahalin na yan na mga computer ano natin. So switch on. Okay, so ano sabi rito, confirm. Confirm. Alam ba't ayaw? Communication failure. Communicate not stabilization make. Sure key is on. On position. Okay. Naka-on position naman tayo ah. Wait while the service tool obtaining data from the module. Okay, wait daw. The module successfully accepted all configuration sent to by a service tool. Okay. So, okay na mga katropa. So, ngayon, tetestingin muna natin mga katropa. A few moments later. So, ito na mga katropa. Test drive na tayo ng in-overhaul natin at yung in-installan natin ng program ng ball body. So medyo maulan lang dito mga katropa, nakakatakot magpatakbo ng mabilis mga katropa, saka ang pangit ng tire na sasakyan na to. So hindi tayo pwede magpatakbo ng mabilis mga katropa, basa yung kalsada saka maraming sasakyan. Ayan. Pumapalo pa ng ano, mga 2000 RPM lang tayo mga katropa, 100 km per hour tayo. So hindi tayo pwedeng magpatakbo ng matulin mga katropa, pero aabot ng 140 yan mga katropa kung dire-diretso tayo at hindi umuulan. Yan, lakas kasi ng ulan mga katropa yan, no? Hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis kasi may truck sa harap, may ano, container. Inner van yan mga katropa. Makasimulan, pero kumpleto naman yung shifting mga katropa. Abot ng 100 km per hour. So okay na yan. Pag umabot ng 100 plus, so ibig sabihin kumpleto yung shifting. Pag umpisa kayo sa mabagal, dahan-dahan yung apakan hanggang sa magkumpleto yung shifting. Malalaman nyo naman kapag pagkulang ng shifting mga katropa. Mataas na yung RPM, ayaw pang tumakbo. Pag, alimbawa, mga third gear problema, second gear, yan. Ito, kompleto, wala naman tayong mararamdaman na nag-ano, pasok siya sa specs natin, mga katropa. Yan. So, mamaya, isang ikot pa tayo, tingnan natin kung merong free at walang mga sasakyan, mga katropa. Nakakataot kasi, walang humahawak ng camera, isang kamay lang, syempre.
So yan, dito tayo stoplight muna tayo mga katropa. So lakas ng ulan, no? Yung steering mga katropa, 110 yan, may sasakyan. So yan, so abot tayo ng 110 lang mga katropa kasi may sasakyan, hindi tayo pwedeng magano, tsaka umuulan, nagwiwigil yung steering nya kapag 100 plus pataas. So ibig sabihin may problema yung tire mga katropa pagka ganyan. So yun, okay naman yung shifting mga katropa, wala naman na ano, wala naman kulang sa shift niya, complete. So yun, dalam complete naman yung shifting mga katropa. So success yung ating overhauling. So natsambahan natin. So pwede ulit tayo mag-overhaul sa susunod mga katropa, basta meron tayong i-overhaul. Kahit anong automatic transmission na magtitiwala sa atin mga katropa, yung overhaul natin yan. So lakas ng ano mga katropa, ulan dito, maulan doon sa parte roon na araw. So bilis nun, OT. So yan mga katropa. Success. Yan. Nakachamba na naman tayo mga katropa ng ating overhauling. So yun nga, in-overhaul natin, tapos nagpalit tayo ng lead frame, tapos program natin mga katropa. So stoplight tayo. Program natin siya. Tapos ngayon test drive. So okay naman siya, kompleto naman ng shifting mga katropa. So ayan mga katropa, na test drive na natin yung in-overhaul natin na transmission at nagpalit nga tayo ng lead frame. So nakita niya naman kung paano natin nireprogram yung ating lead frame mga katropa gamit yung ating IDS mga katropa. So every time na magkapalit tayo ng lead frame, so kailangan natin siyang i-reprogram mga katropa. Once na hindi natin siya i-reprogram, may pagkakaproblema kayo sa shifting niya mga katropa. Nandiyan na yung may shift shock, nandiyan na yung kulang yung shifting. So kailangan talaga natin na program yung ating lead frame para magkaroon ng communication sa ECM, TCM, para makomplete yung kanyang system mga katropa. So yun mga katropa, nakita nyo naman na tinest drive natin na umabot lang ako ng 110 o 100 mga katropa, kasi nga yung kalsada basa tsaka umuulan mga katropa. So tsaka yung tire nya, ang pangit ng tire pagdating ng 100 plus, nagwiwigil na yung tire, yung tire, yung steering mga katropa. So kaya nakakatakot, ano, lalong lalo na basa yung kalsada. So hindi ko pa nga sana paabuti ng 120 or 130 mga katropa. So basta yung sa akin mga katropa, na-testing ko na, kumpleto yung shifting niya, nagsi-shift bawat 20, 40, 60, 80, 100. Yan. Siyempre first gear is automatic yan pag nag-drive na tayo first gear. Pag follow ng mga 20 niyan, second gear. Pag follow ng malapit sa 40 or 40, third gear. So pag follow ng malapit sa 60, fourth gear. So akit na ng 80 yan, magiging fifth gear. Tapos yung the rest nun, overdrive na mga katropa. So yun, kumpleto na yung ating shifting. So nakachamba tayo ng overhauling. So ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa mga senior ko mga katropa na kailangan natin i-program yung lead frame. Consider natin na nagpalit tayo ng buong ball body mga katropa pag nagpalit tayo ng lead frame. So hanggang dito na lang mga katropa.
yung ating overhauling transmission, palit ng lead frame, so reprogram. So yun, nakita nyo naman mga katropa, nandyan, na-upload ko lahat ng mga pinagagawa natin para magkaroon kayo ng idea. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you my next video. Don't forget to subscribe.